Na the engagement ring only cost 299 pesos. Hello everyone, ako yung guy. Kumusta yung mga ka-answer? Ako nga pala si Paolo. At ngayon maglaro tayo ng suloto sukot sa ibang lugar. Pero syempre hindi titigil ang mga chismis at kasukutan sa Pilipinas. Kaya atin na agad simulan. Hindi mo akong score dyan. Nagkaling kay Ron Mustang. Ah, yung sa ano, po, yung sakod na naman. May pong araw na to, mayroon tayong interview, no? May ako, tatanong ready, lang po ready, tayo. Si miss, ano pong pangalan nyo? Keiza. Keiza, ano? Yung po, base po sa inyo, kung tatanungin kayo. Parang ready si Kuya mag-interview, ah. Magkano yung pinaka-minimum na pinaka-minimum na isang pa lalaki para i-date mo siya? Wala naman nung hinahangad na minimum niya. So, ko lang malaki yung tit. Natawa na agad si ate. Sulot na sulot ka kasi alam mo ang isang tunay na eabab. Natawa na siya before pa niya tapos yung skit eh. Pero na-appreciate ko naman. Sulot! Kaling kayo ito, hugot ni Juan. Di happy sa engagement ring, payong kapatid. Please hide my identity po. My boyfriend of 8 years just proposed to me. But nagigilty ako kasi I'm upset due to the fact na the engagement ring only cost 299 pesos. Ganito ko lang makababay halaga ko sa kanya? Na hindi niya malang pinag-ipulan pabili ng ring? Kahit chase ring? Or di ko ba dapat big deal. Am I too immature to feel this way? Hindi niya alam na nakita ko yung ring binili niya sa Shopee. Ignore ko na lang ba itong na-feel ko or should I confront him? Kaso ayoko din naman masira yung moment. Ano pa bang moment yung gusto mo sirain? Ano pang purpose na buhayin mo yung moment kung sa utak mo ay sirang-sira na siya sa'yo? So maganda, pag-usapan nyo muna. Wala lang pa mawawala. Isip ko lang, sino nagbebenda ng 299 pesos na engagement ring? Wait nga. Ay, oo nga, meron nga. O ano? Saan siya gawa? Ganda naman, nagustuhan nga nito yun. Talagang iba-iba yun. May mga babae ma-appreciate yun. Pero yun nga, depending nga pa rin to dun sa, ano, sa context. Na way masuyo din niya ang pagmamahalan nyo. Naparaming red flags ito. Pareho sa'yo. So dun sa nagpo-post, tsaka dun sa tao. Pareho dun sa girlfriend at then yung boyfriend. Una-una, yung girlfriend muna. Una-una mo sa amin, hindi niya man lang pinag-ipunan pambili ng ring. So ibig sabihin yung, yun yung una-una mong inisip. Okay, valid din naman. Tapos pumunta ka naman, di ko ba dapat i-big deal? Kung big deal sa iyan, di ba dapat hingin sa ibang tao yung value ng isang bagay? Kung importante sa iyan, hindi ko na kailangan may pag-usap sa iba. Kumbaga, yan ang iyong love language. Kumbaga. Tapos tingnan naman, sa boyfriend naman, hindi natin alam yung context. Okay, boyfriend niya of 8 years, nag-propose sa kanya. So ibig sabihin, tapos na to na nag-propose sa kanya. Una kong tanong, bakit mo chinek sa Shopee? Pero yun nga, siguro isa joint account na lang nila to. Baka iisa lang yung pinagbibila nila. Pero kung 299 pesos nga lang yung gusto niyang pagmamahal niya sa'yo, i-assume ko na hindi yun ang love language yun. Kasi una ko agad naisip, baka 299 pesos kasi baka bibilan ka pa niya ng mas bago. Baka bilan ka pa niya ng mas mahal sa future, pero ito lang yung kanyang kaya sa ngayon. Malay mo, bilang kanya pala ng lote o bigyan kanya ng mas mamahali na bagay. Pero yun nga, dahil nga, ikaw na mismo nagsabi sa huli mong paragraph, ignore ko na lang ba itong nafifigo or should I confront him? Kaso ayoko din naman masira yung moment. Alam mo, dadalin mo din yan eh. Dadalin mo rin sa puso mo yan, magpapatong-patong yan sa iba pa mga problema sa bahay, sa buhay. Baka nga mag nakalimutan lang niya yung birthday mo, mas maaalala, di mo nga na ano yung 299 pesos nga lang yung ring na binigay mo sa akin, daig pa samgyup. So sa inyo, i-open up mo na yan. Kung kailangan pa itago isang bagay na importante sa'yo, sa iyong fiancé, mas magiging magulo pa yung pinaka-relationship nyo in the future. Kasi i-open up nyo lang nalang. Open communication. Diba? Yun ang pinaka-importante dyan. Kasi ako naman, sa side naman ng babae, naiintindihan ko naman na we deserve yung feeling natin, deserve natin. Ngayon, nasa sa'yo na yan. Hindi ka naman bata. Hindi magpapadede sa'yo yan. Ako, syempre, kung lalaki ka, gusto mong dumedede, i-express mo siya sa paraan na maiintindihan ng partner mo. Syempre, hindi ko naman sinasabi, mapababae man o lalaki yan. Pwede mo naman i-express sa kanya in a way na hindi ka parang demanding. Kung compromise, baka kung feeling mo, baka sensitive matter ang pera sa kanya. Diba? Ito sa, itong example mo ngayon, kung sensitive matter siya, hindi express mo in a way na hindi magmumukhang parang kulang yung binigay niya sa'yo. Okay, so, kaya rin, tanongin mo, bakit 299 lang yung nakita mo? O, di ba? Huwag mo sabihin ko nyari na, bakit 299 pesos lang? Di ba? Ang laking difference agad ng context sa pagsalita. Kaya importante ang words. Di ba? Kahit sabihin natin na ang mga salita ay salita lang naman, di ako masasaktan yan. Yun na nga yung pinaka-easily accessible sa ating mga tao para i-express ang ating nararamdaman sa isa't isa, ang ating pakikipag-communicate sa isa't isa. From there, kasi nga case-to-case basis, kung ano yung isasagot niya sa'yo. So, kung feeling mo, 8 years, di ba?
Siguro naman kilala mo na yung tao niya kahit papaano, di ba? Bakit 299 lang, meron ba siya pinagdadaanan sa buhay? At pangalawa, bakit hindi mo alam yung pinagdadaanan niya sa buhay? Problema niya na yun bilang magkarelasyon. Hindi lang yung problema ng isa, problema yan ng pareho. At ayun na nga, kakasabi ko lang, kaya meron nag-viral ngayon sa TikTok na alleged na sagot daw nung boyfriend. So, atin muna nga basahin. So, sinabi niya rito na, "Hello everyone, ako yung guy behind the engagement ring issue. So, ginawa ko to para maging anonymous tulad ni girl, at i-delete daw niya to account na to. So, bantayan niya to account na to. Pag ito hindi na-delete after nitong issue na to, fake lang to, cloud chaser lang din to, tulad nung sinasabi din nila yung babae, kasi di ba bakit kailangan niya daw i-post." So, dito kinlarify niya na hindi daw engagement ring kundi wedding ring yung pinag-uusapan. So, hindi pa ito yung final. So, sinabi niya ito na marami daw siyang struggles and responsibilities sa buhay, at tulad doon sinabi ko kanina, meron naman daw siyang 4 digits, nag-range of 4 digits na bibilin. Pero dahil nga sa mga responsibility niya sa buhay, hindi niya muna ito naging priority. O sinabi ito na napakasakit kasi siya na yung gusto niya makasama sa buong buhay niya, pero hindi niya in-expect na gano'n na magiging reaction niya. And pinost niya pa sa FB group na hindi ko maintindihan bakit niya pag ginawa yun, kung pwede naman niya ako kausapin. Which is a malaking red flag, dahil nga sa isang relasyon, importante nag-uusap kayo, open communication. Kung hindi pa nag-trending, hindi ko malalaman to. The point na pati mga social media influencer, mga sausawero, ang gagata sa pighati ng iba. So, masakit lang po sa part ko na may negative reactions na kesyo ganito, kesyo ganyan. Hindi nyo po ako kilala at hindi ko rin kikilala. Iba-iba rin po tayo na pinagdadaanan sa buhay. So, sabi, "Love doesn't have a price." Hindi po nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya ng 299 sa loob ng 8 years. Actually, priceless pa nga po, totoo. Sana naintindihan din yun ni girl. "My whole world suddenly fell apart dahil doon. It really, really hurts a lot. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa ginawa niya po sa bata. Naging eye-opener po yun para sa akin to break up." Hindi broke, pero alam ko broken-hearted ka, pero break up with her. Makabig buti na lang. Nakatipid ka ng 299. Nakatipid ka pa sa wedding plan na halos milyon kung haabutin. Bro, fist para sa'yo, tol. Sumunan ka, inuman, tol. Message mo ako. Sige, ako bahala sa'yo. Pakita mo lang na ikaw may-ari nito, ha. "I'm praying for all you guys to have a good life and happiness. I will start moving on soon now. Mag-suffer mo na sa pain na nararamdaman ko. Thank you." Heart, iyak emoji. So, yun yung update na sagot daw ni boyfriend sa kanya. Maraming kasabi sa comment section na hindi naman daw to totoo or cloud chaser lang to. Eh, you can, pwede mo rin naman to sabihin the same, dahil anonymous din naman si girl dun sa nagpasabog itong issue na to. So, dito makikita mo yung mga sinabi natin kanina na ang natural na sagot dito ay yung factor sa buhay niya, kung hindi niya yung naging priority, di ba? Paulit-ulit lang. Bayan naman talaga ang isang pagmamahalan, ulit-ulit, pero every time, palaki ng palaki. Huwag lang lalagpas ang 299 pesos, pero palaki ng palaki yung pag-iintindi at pagmamahalan. Hindi naman ikaw yung taong nagsimula magmahal nung una niyong taon and the rest. So, isa siyang continuous at tuloy-tuloy na proseso ng pagmamahal at pag-iintindi. Hindi po ito love advice, pero hindi rin po ito financial advice kung magkano gusto niyong bilhin na sing-sing. Kaya yun ang bahala niya. Problema niyo na yan. Napakalaking problema na nga magmahal ng above. Natagdag niyo pa ako naiisipin. So, kaya yun ang bahala dyan. Hindi mo ito kailangan bigyan ng 5,000. Kailangan mo siya bigyan ng rason bakit kailangan ka mag-post sa internet kung ba't kailangan mo i-share. Pero valid din naman yung concern mo. Naiintindihan naman kita. Medyo sukot to sa akin kasi bakit hindi lang kinausap yung kanyang boyfriend. At kung 8 years na kayo, anong taon ba kayo nag-start 12 years old? Una mong counseling na naisip ay i-post sa isang FB page. Di mo kalalang payong kapatid, kalalang ng payong ano, payong karelasyon. Kasi iba-iba tayo ng chemistry. Hindi mo pwede masabi na sa halagang yan, di ba, na ito lang ba halaga ko. Kasi may mga tao talaga na yun lang kaya ibigay. Pero hindi ko rin i-invalidate yung mga tao na gusto rin naman paggastosan sila ng karelasyon nila, na i-push naman yung sarili nila. Baka naman nakataas lagi paan yan, utos dito, utos ganyan. Iba't ibang chemistry at iba't ibang understanding yan sa buhay ng karelasyon, ng magkarelasyon o ng mag-asawa. Kaya hindi ko makampihan 100% si boyfriend or si girlfriend dito. Kung girlfriend din siya, di ko alam. Siyempre, hashtag love wins, di ba? So, very hindi gender-based yung aking basehan dito. More on human-based yung importansya dito. Kasi hindi mo yung magagamit lang sa romantic relationships. Magagamit mo din yan sa family relationships na porkit ba lang ako binabayaran yung magulang ko, eh, ganun ko yung express ang pagmamahal ko. Di ba, napakaraming napakaraming version niya, maraming ways yan para himayin ang topic na yan. Pero yun yung magandang starting point yung sinabi ko. So, Kot, kaninong girlfriend to? Ito ba yung nag-post ng payong kapatid sa kanina FB post? Sulat! Ito ganun kay anime. Ito,
Ito yung boyfriend nung nakita niya. Wait lang, mayroon ako ATM sa jowa. Tapos, binili ko nga sa Shopee yun ah. Hindi. Pero yun nga, baka laman niya Ate Sir kung kupal yung lalaki o mapag-ipon lang yung babae ng mga feelings niya. Huwag gaya na huwag mag-iipon ng feelings. Mga ulol na video sa TikTok ngayon 2024. Subuha mo! At least si ate alam niya pagkailangan niya idura, diba? Maalam niya to. Yan ang isang relasyon, diba? Basta nakapapasaya mo yung kasama mo, kahit magkasama lang kayo, kumakain kayo ng noodles, hindi naman kailangan Wolfgang Steakhouse, diba? So, naiintindihan ko yan. Sulot! Galing kay Michael Villarama. Mas masakit pa sa shotgun pag walang tiwala sa'yo. 8 years, hirap iwasan yung 1-2 ng mga argumento ng jowa mo. Suntok! Posting ka, Auntie Liza. Ang cute naman ito! Sino to? Ito yung isa pang version ng boyfriend niya nung nakita. Ito yung good ending. Wait lang, let me explain po yung bakit 299 pesos, ha? Meron kasing cancer yung aking nanay ngayon. So, naubusan lang ako ng pera sa ngayon. Pero sana, in-explain din naman yun ng boyfriend niya. Diba? Communication is the key para sa kiki. Sulod, kani kay Lou Odds. Hey! Hey! Ay, si Summer pala to eh. Laging loyal. Ay, galit na. Oh, wawa ka naman. Hey! Nanabigyan ng buto. Good vibes lang. Sulot. Bucha, naka-wifi. Wifi blessings. Hindi kailangan buo. Yan ang payo ni Lord sa'yo. Kahit sa ang panig ng mundo, mabibigyan ka ni ang blessing. Ang wireless hand of holiness. Amen. Kasabi yung original na ano no ng Nazareno. Original na unang kahoy na pagkakagawa at paano siya kinalat. Parang si Exodia nangyari dito eh. Sukot. Ano to? Ganun kay Honeybe. Kanindot kay Ian Crocs. Loko yo. Crocs sa buong ang labo. At nakalagay. Lucas. Lucas. Yung kumakain ng mga damo. Lucas. Ano ito? Dumdum's Day? Dumdum's Day? Nasira yung S. Marayers. Parang inuntog lang yung ulo dun sa ano eh. Guapo. Sa keyboard eh. Crocs mo ay. Crocs ni Clos. Crocs din. Crocodile. Literal na crocodile. Buhaya. Dumdum's Day. Marayers. 299 pesos engagement ring from Overthinking. Sukot. Sunod. Nanakasada pa rin ngayon eh. Basta walang papagitna sa ating mga relasyon sa buhay, may mahirap. Ito yung third party ng kalsada eh. Bigla lang sisingit. Ano, antayin lang natin, baka naman, baka magkaroon ng mga bagong batas dyan. Sukot! Crochet yarn. Yes, pretty yarn. Need ba yarn? Yung Pinoy brain ko hindi kaya makomprehento ng walang tono eh. Nakakainis. Akang bobo. Sulot! Leche. May Pinoy humor. May kanal Pinoy humor could never. Yan kay Aesthetic Avenue. Okay, takpan mo to nung nakasalamin. Nung nakita mong in-upload niya yung private yung relasyon sa internet at tinamaan ka. Sakit naman, Lods. Sino ba kasi nagpatugtog na naman? Lagi may kupal ng mga kaibigan dyan na nagpapatugtog pa eh. Huwag mo na kasi tignan. Baka may nakalike pa si boy best friend, man. Tigil mo na yan. Yawa sabay. Uso'y wala nagnararamdaman. Meron ng sugal. Yoko na. Sukot! Galing kay Comic Trips. Sobra ka na 2020. Dili na lang ako mag-stalk. Hindi nga ako nag-stalk. Eh, nakita ko naman yung sarili kong relasyon sa internet. Di na. Sorry na. Ako lang to. Ako tayo magiging millionaire niyan. Parang tayo bibili ng mga millionaires na mga susi dyan. Ay, tas yung pa yung ginamit na photo. Ayop ka naman, Comic Trip. Nagkokaktutan. Lugi ka dyan, boy. Katrabaho niya yun eh. Kaklase niya yun. Wala na. GG. GG na. Bilang mo ng 299 yan pag naging kayo. Yan na yung sapat para sa kanya. Sunod. Sukot. Ano kay K-Dra? Ano to? English, okay, I got it. Korean. Ara. Si Su Ramirez. Ara Mires? Ara Su. Araso po! Eh, narinig ko lang kasi sa mga nanonood dyan eh. Araso, always been araso. Kaya kong kumain ng bag. Tunay na barkada, hindi maarte. Hey, po, 299 pesos na. Meron ka ng silverware. Meron ka ng panluto. Sulot! Dahil sa pagkakaibigan, natugan lang kay Joshua. Cancel ko na po order ko. Boss, huwag niyo pa i-cancel. Yung girlfriend ko lang po nag-cancel. Bawas mag- i-cancel mo na yung 299 pesos. Sabi ko siya, all interconnects.
Pakikansin mo, boss, huwag niyo pa i-cancel yung pipe. Boss, yung girlfriend ko lang po nag-cancel yung kalit kasi salamat ka kasi to because he will no longer use anymore. Thanks for your consideration. Hindi po, boss, please cancel to. Paano ko nag-doble kara lang siya, eh? Paano nag-doble kara? Boss, tulungan mo, boss. Yung seller may popcorn. Okay, nice, mga gusto mo ng jowa, ha? Isang Shopee rider na naman, no? Masasama sa away. Sa away na mag-jowa. Tunod, sukot. Kaling kay Kuya Net. Papapicture lang, eh. Ito yung mga ekalal pag gusto lang ano, ng boy time. Ne, ito yung mga babae. Sulot. Kaling kay 13XD. Ayan. Sangyupin na yan. Yun, 299 lang. Salat. Galing kay UP Dank Ages. Kapag powerful si Pay Lawyer Boy ka, dapat walang burahan ng post o deact ng account. So ito daw, nung Pasko, nasa Okada, Manila daw sila. At nung nagtingin-tingin daw sila doon, happy-happy pa daw yung kanilang mga moods. At nung gusto nila bumili ng kape sa Starbucks na napakaraming tao, nag-antay sila hanggang may mga mesang nawala. So 14 daw sila. So daig pa yung last supper. So may dumating daw na cleaner staff at di daw sila pinansin at dinisperse na yung mga tables. Kuya, gagamitin po namin, sinabi niya. Sige, kunin mo, ibalik mo. He sarcastically replied, hala, bakit po ako? I answered back. Eh di ayan, he told me while literally slamming back the tables and chairs to their places. I felt embarrassed because people were looking at him and at me and I kept quiet and told myself to let it pass because it was Christmas Day. We were about to finish our coffees and cakes when a Starbucks manager or team lead approached us. She apologized for what happened. Dito sana okay na eh. Ito pwede na to. Wala na sana ng issue nung tinapos sa negative adjustment. So ito siguro yung second part na nagkaroon pa ng problema. So ang naging excuse daw sa kanila ay marami lang daw ang trabaho kanina sa loob. So napagbuntongan siya ng kanyang pagod nung mismong cleaner. So nagtaka daw siya, bakit alam na manager? Tapos sinabi pala ng kanyang kapatid sa kanya. So sinabi daw na si Pay daw siya, lawyer in the company of professionals nung panahon na yon. At meron daw kapangyarihan si kuya yung nag-post nito na pwedeng gawing miserable yung buhay ni nung cleaner. I shook both their hands after the short conversation. Kuya's hand was very cold. Alam mo, pwede ka maging creative writing. Hindi ka lang CPA. Creative person acting. He was in his mid-50s, I thought. Kakabasa mo ito ng mga libro, ha? Ito gusto ko. Ito na magsulat ko nung beses ko magbasa, eh. I already forgot the bad episode with Starbucks Okada, but I would never forget how the manager handled the matter professionally and how Kuya was sorry. I hope he learned from it. Update from a commenter. Thanks to your very inspiring post, the cleaner staff you were pretty lost his job? Yes, Starbucks letting go because of your trending post. And yes, I am using a dummy account because I am also an employee of SB. Way to go, attorney. So hinalap ko yung pinanggalingan nito. Galing pa to kay Sir Nico. So marami daw mga tao umatake sa kanya kasi nga daw, bakit sa iyong slight discomfort eh nawala ng trabaho. Ngayon, as of now, hindi ko pa alam nor si Kuya kung alam niya na legit yung concern na yun. Siyempre, kinakontakt daw niya yung Starbucks para i-clarify yung matter. Pero yun nga, nagalit yung mga tao sa kanya kasi ba't kailangan mo pa maging main character dito sa Starbucks? A bad day is a bad day indeed. But that doesn't mean you should let someone having a bad day ruin your day as well. And yes, I could have made this life miserable. I didn't out of compassion and pity. Pero kung out of compassion and pity to, di mo na kailangan to sabihin eh. Diba nagiging parang, oh, ako yung bida, ako yung nagkaroon ng minor inconvenience at ito yung ginawa ko. Buti na lang talaga, hindi ko binagsak yung aking kapangyarihan eh. Muti ka na siya. To those hating me, pag di kayo tumigil, I will make your lives miserable. I will not display the same compassion I have shown Kuya from Starbucks. Pili kayo ng branch, libre ko kayo kape, dapat ubusin nyo. As for Kuya who lost his job, maybe that's a lesson learned for you. A bad day can reveal a bad attitude that will lead to a bad life. Contact me, I'll give you your day's worth of salary. Isirado ko ng 1,000 piso. Alam mo, man, nagkikringe ako. Bakit? Yung pagka, ito na naman, ito na pinag-usapan natin kanina doon, tungkol doon sa engagement ring ko. Ito nga, 299, makakabili kang tatlong engagement ring dito sa 1,000. Nasa pananalita natin yan. Alam ko, wala tayo responsibilidad kung paano manalita ang ibang tao sa iba. Pero kung gusto mo magkaroon ng ganitong presensya sa internet, hindi ako nagtaka kung bakit may mga tao magagalit sa'yo. Kasi hindi naman pipigil ako. Kung ito ka, good for you. Kung ito ang persona mo, really good sa'yo. Pero naiintindi ako ba't may mga tao nagagalit sa'yo. Kung bakit ganun yung tingin nila. Kasi totoo naman yung concern mo eh. Bakit kailangan ako yung mag-adjust bilang isang customer sa isang tao na nahirapan or pinagbuntungan ako ng pagod? Lahat naman tayo napapagod. Pero yun nga, you could have handled this more professionally. Mas professional sana tayo dito na napakarayo pa sinasabi na isarado ko na 1,000 piso na para maka-afford na afford ko isang araw mo. Pero kung tama nga yung alleged na nangyari sa kanya, hindi lang naman isang araw siya mawawalan ng sahod eh. And kung ikaw na nagsabi,
50s, 'di ba? You thought, 'di ba? Nakalagay you thought. 50 something siya, mahirap na makahanap ng trabaho 'yan. So, dapat meron mo isang buwan o every month wala siyang trabaho. So, siguro around 30k every month hanggang makahanap siyang trabaho. Since sinimulan mo na 'to, na nagpo-post sa internet ng iyong minor inconvenience, eh dapat i-post pa rin kasama siya. Siguro 'yun yung way mo kung talagang compassionate ka na mabigyan kami ng storya o ng kwento sa mga nangyari dito sa nung Pasko. Baka 'yun yung magtanggal ng tingin ng tao sa iyo. Pero yun nga, kung wala ka nang pake, di ikaw lang. Ano lang, masawsawero lang naman ako dito. Kasi medyo kino-contradict mo dito yung pagsabi mo ng compassion. Kasi parang pinapakita mo na kayang-kaya mo naman. Diba? Nagkakaya ka, 1,000. Sarok pa, 1,000 yan. Hindi ta bagay. Diba? May ganong energy. Dito mo makuha yung less is more. Diba tulad nung pinakita ko kanina dun sa post? Itong linya na to, no, negative adjustment, dyan na pwede na eh. Stop ka na dyan eh. Wala kang backlash. Sinisigurado ko sa'yo, wala kang backlash. At sinabi niya dito na para ina-attack na doon yung pamilya niya. Well, yun nga kasi talaga isang public display ng buhay mo. Ikaw ay na-open up na to scrutiny o na-open up ka na sa criticism mo tulad ng pag-open up mo nung criticism mo nung hospitality na pinakita ng cleaner na good job din naman sa'yo. Tama naman talaga yun. Yun ang ating way to check and balance ang isa't isa. Di ba? Mapakliyente man yan o customer. Hindi mo naman pwede daanin niya, eh, kawawa naman yung mahirap na tao, pagbaanin mo pa. Pero yun nga, dun nga lalabas yung pakikitang tao natin sa isa't isa. At mukhang nagkulang tayo ngayon. Sana sa 2024, eh, iba ka na o nabago mo na yung ganitong tingin mo sa mga server na yan. Pero yung mga server din naman na mga ganyan, ingatan yung sarili nyo kasi alam nyo naman na madali kayong palitan. Yun ang katotohanan ng buhay, diba? Lalo sa mga malalaking fast food chains na yan. Dapat nga magalit kayo sa Starbucks, diba? Kailangan niya tanggalin agad yung taong na-issue. Parang gano'n lang ba kadali? Sukot! Yung coffee ko, naku, kulang pa sa kape. Ano ba ba ba, boss? Kalbo. Ano problema? Oh! Ano nga? Sabihin mo. Ang problema mo, wala kang buhok? Sige, baba. Ayoko bumaba. Bakit? Ba! Sinan to, baba! Inano ka ba namin? Ang laki na ka to, pero ang cute ng buhok. Baba! Hindi ko si Vin Diesel, si Vin Unleaded to. Alam ko ba, family? Oo, eh po. Tsaka angas, ah. Yung mga tito talaga ganito, yun. Kompleto na si, ang dami na nila, eh. Eh, kung pinaki ba niya nasa likod? Gumanon siya o gumanon? Pawis na yung ulo. Pawis na pawis yung ulo. Paano di papawisan niya? Walang buhok. Eh, gago pinapaki niya lahat ng ano? Dumadaan? Ano ba? Hey, boss. Dapat, boss. Patubo mo muna yan. Pero yun, hindi ko alam yung ano yung nangyari. Ano yung traffic violation ba? Lagi na lang. Kung di maglabas ng baril, maglabas ng anit, labas ng sama ng loob. Sukot. Galing kay Ron, I felt embarrassed. Kuya asked me sa kanya to place the toyo back. No, do not. Oh, ito ulit. Interconnect ito na toyo. Pakita mo ulit yung toyo kanina. And when I didn't, he slammed it back to its original place. My friends and I said, may sakat. Nice. Nice parody po. Isa kang artist, Ron. Gago, binasa mo hanggang dito. Tiba, syempre, matibay tayo para handa tayo sa mga galit sa kalsada. Ayun na, may picture palit. Kainis. Ito lumalabas yung mga creative writing natin, mga Pilipino eh. Mano, was surprised to know na ako ang top 12 brody sa barangay namin that time. See that I had the power to make Quill's life miserable. Ang dami namin bad job sa kanya eh. But I didn't. But I told you there are no bad people, only bad days. Yaman ko kung naiintindihan yung English. I only forgot the bad episode with Sun nga ba yun? I say, oh, I already forgot. Diba? Gaya kabilis makalimot, pero ang babae, pag bili lang mo ito, 99, hindi niya makakalimutan yan. Araw-araw niya dadali niya. Kaya may pag-usap tayo lagi sa kanila. Ayan, galing yung silinyador. Kompleto po. Tsaka 1, 2, 3, liman na po. Tsaka Exodia na may initing ulo mga tito natin. Paki-blur na lahat ng mga mukha nila. Medyo magkakamukha nga sila yun. Lalo si Mang Boy. Kamukha niya to. Mang Boy Kalbo. Sukot. Kinakabala ko sana pagtanda ko, hindi ako ganyan kagalit sa tao. Ay, alam ko naman na minsan na masarap magalit sa mga tanga. Pero ayoko naman to the point na mag-viral ako. Tira mo, boy. Ayan. Dogan. Let's go! Taki! Bam! Ano ba? Nagalit mo, boy! Nagbaba! Baba! Baba ka! Baba! Sukot. Yan lagi Professor June. Yung mukha kayo, tumantuwa pa siya. Tapo! Nawala na, lasing na yan. Tapos na yung kantaan eh. Yes! Ah, sarado. Yun! Tama. Touch my touch. Lalabas yan, sigurado. Kahit lahat ng Mang Boy dyan, lalabas. Salot! Galing kay Ninong Yoyush. Nagkasawa ka na sa normal spaghetti. Try mo to abnormal. Luto ka ng manok. Sugasan mabuti. Bito ka. Suka. Asin.
ganun. Yung spaghetti yan, sakit. Pakuluan. Mau, mautak, matalino. Yeah, Megos, Megos. Ikot mo, Ninong Fry. Magaling. Donut, pinasik pa talaga. Yes, Chef. Tomato paste ba yun? Di ba tomato sauce lang? Siyempre, ang mating Berry Pinoy. Yes. Wow, ayan na, crispy na. Wow, dapat yung sobrang, alam mo parang masarap to. Parang gusto ko to itry. High blood ka nga lang, pero marami naman tao na high blood nga sa kalsada, di ba? So ano ba naman yan? 10 out of 10, presentation and salivation sa akin. Sulat! Oh, ah, ito, may panula ka na. Wala na akong pakis sa kanya. Psh, eh, di naman kami naging sobrang close cause. If one day you wake up, parrot, you're facing me. Taga! Sulat! Nung tinetest pagbabagong buhay, no? 2024! Wag! Trap yan, trap card yan. Test yan ang iyong kung makakalagpas ka sa langit. Sulat! Bakit? Well, malinis naman yan. Tatingin ko. Ano feeling na ikaw naman maihiya na? Kala mo ah. Kaya nakakapagod maging lalaki. Putting someone in rice fixes it me. Sulat. Dahil kailangan natin lahat yan. Munti ka na? Ay! Wala. Hindi! Oo nga, ano kukuha niyo? Anong movie ito? Hanggang limuti. Ang bilis ng araw, Monday na agad. Anong mabilis na kina? Nandito lang ako, nakatayo. Kayo yung umiikot sa akin. Baka kayo yung bumibilis. Ang sabihin nyo, gusto nyo lagi nagmamadali. Tapos pag bumilis yung araw, sabihin nyo, what ang bilis ng araw? Makinig na bars! Ako. Nandito lang ako. Tama. Eto kayo. Umiikot lang. Paano mabilis yung araw? Sabihin, mabilis yung mundo. Nagpapawisan na si Kuya. Mainit nga kasi yung araw. Galing. Kaya naman pala. Ito rin yung ano eh. Siya yung ano eh. Ito rin yung CPA. Feeling niya nakapalibot sa kanyang mga tao. Titingnan. Ito, ito yung main character. Tignan yung main character. Sulot. Dahil sineskwela pinag-aralan niya ba ito umiikot ang mga mundo. Pero hindi umiikot ang mundo sa'yo. Boom! Ito yung spaghetti natin hanggang ngayon. Boy, hanggang gano'ng katagal mga spaghetti niyo dyan, ha? Sukot, leche. What Filipino trend? Medyo happy now that it's not trendy anymore. That appending pa more. BS. For the first one, alala ko. Buti wala na yun. Yung Robert. Ay, nako. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Ay, lato. Oh, ang bilis na lato. May isang buwan lang. Paro-paro G. Oh, ano? May mga ano pa, may mga branch-branch pa. Oo, tiyan. Boom pa nila. Di ba kay Vice yan? Yung puta yan ang sana. Walang dagdag may kasama pang-inggit ang puta. Iba naman yun yung way to cope nang wala sila. Wala ka masawa dun? I'm not sure about the bucket. Ay, Beshi? Wala tapos napalitan naman isa pang kayo. Gulatin mo si Trent. Ah, gulatin mo sila. O nga pala. Abugbog. Ah, oo nga, abugbog po. Tsa. Masakit nga alam niya kung pinagdaanan mo yung pag sa abuso. Ano to? Friends mo sa FB that shifted to being a digital creator. It's still a trend pero so far nababawasan na siya sa feed ko. Time to get this out. Nakakarindi. Everybody within a snap became vloggers. Pero kasi malaki naman talaga ang kita dyan kung alam mo paano ginagawa mo. Kung baga, hayaan mo sila, mag-try sila, hindi kung mag-fail, hindi nakalimutan mo na yung naging digital creator sila. Ano yan eh, path of least resistance. Kung ano yung pinakamadaling gawin at pinakamadaling pagkakitaan sa side. Guideline. At siyempre, ibang tao baka kulang pambili ng engagement ring, di ba? So, may nagigets ko naman na kailangan niya yun. Na kailangan nila ng unting kayod. Kasi nakakakupal kasi talaga magtrabaho sa normal na mga trabaho sa Pilipinas. Application sa puso mo. Yes! Hindi mawawala. Hanggang may ganyan, meron tayong content. Ano to? Yung shitty videos na content kuno na 1 out of 5 minutes yung content tapos yung 4 minutes yung ads na sugal. O, kanina lang! Pinagdaanan namin. That dalagang Filipino dance game without awkward smile yung labas nila. Ngayon taon ba yun? Ano baka dati pa? Oh, the design is very. Lahat 'to may naging title natin eh. Fictional universities and courses like ISCP, Jack Robert Anti-Seal, etc. Chris siya na to the point na gumawa ng Facebook. Ah, oh, yeah. Tas, oh, tas iba benta. Yeah. Yung hahat do gusto mo ba? Hindi ba yung cringe medyo na lapabis ka lang mapikon. Dabi mo, ayo, smart shaming, never forget. Buti na lang hindi ako sinasabi na pala. Ah, si Albert. Ah, oh, talaga, Sergey Bin. Kanya-kanya nga naman yan. Ah, okay. Biglang pipicturan. Naging trend nga yun. Awe?
Okay, buti to na downvote. Yan yung gusto ko sa Reddit eh. Kaya konti lang ang baduy sa Reddit eh. Yung iba naman yung cringe sa Reddit, yung mga mods din naman, yung mga incels. Ito kasi na-downvote yung mga ganito. Di ba parte ito ng kultura? Sukot, no one, yung nagkaroon ka na rin ng courage to move out. Parang bago nga lang yung bahay niyo. Okay, yak. Tandaan mo, ano ka, fierce ka. Sulot, dahil nagkaroon ka ng courage. Importante lagi ang courage. Bobo, mama! O bakit naman si Chinelas, Mark? Mama! Mama! Katabi ka pa, yun, si tropa. Tropa! Yakapin mo muna siya. Sulot. Yummy. Halo-halo. Talaga dito ni Coco Martin. Ang galing ni Tanggol. 199. Pwede na to pare. May kasama mas mura pa sa engagement ring. Tol interconnects. Wow. Ang timbi at may kasamang porcelas. Hindi ka paghihiwalayin nito hanggang sa huli. Hindi ko pwedeng isang layan. Batang conversion. Atira atibay. Yummy. Lasang caramel. Sulot. Tutul tatapos sa ating mga sulot o sukot ngayon. Ano ba ang nanalo? Pakita mo lang dyan. So, gusto pa ng mga ganito. Kung gusto like, share sa mga CPA inyong friends sa kayang computin yung 299 peso engagement ring. Kung gusto pa ng mga ganito, pindutin nyo yung video na to. Sabi ng YouTube, magugustuhan nyo daw ito. Ito pa dalawang playlist. Paulo na mamaalam.